Share ko lang guys, bakit nga ba ako nagbalik, balik-balik sa Malaysia? Anong ginawa ko doon? So, ayan. Please watch guys. Nasa highlands ng Malaysia yung outlet na pinakamalapit dito sa atin. Diba yung iba na sa Japan, US, at kung meron man dito sa atin, designer outlet. Maliit lang yun, mga ilan-ilan lang yung mamibili. So, nag-decide ako na dun ako mamili ng mga pambenta. Kaya lang sobrang layo, para siyang mas malayo pa sa Tagaytay than Paakyat. Sumakay ako ng gondola or cable car. Pwede kang bumaba sa RW nila doon kung gusto mong mag-casino or mamasyal. Then sakay ka ulit kung bababa ka ng outlet. Ayan, ang daming fog. Kasama ko si Ate Edith na doon nag-stay sa Malaysia. Magandang mamili doon kasi sobrang mura yung mga designer brand. Kaya lang, sobrang hirap ng pagbalik sa city kasi masyadong mabigat. Kailangan mo magdala ng luggage. Then pag-uwi ka ng Pinas, mahirap din. Ang hirap din ang walang kasama kasi kailangan mo sagutin yung ticket. Then magkano yung ticket mo, kung babalik-balik ka. Pero mura, masa mura kumpara sa mga boutique or store. Kaya lang, malulugi ka rin nga sa ticket. And sa sobrang pagod mo, kung wala kang kasama. Ayan, masyado siyang malaki. Marami niyang mabibili. Pwede kayong pumunta kung grupo kayo para may katulong ka magbitbit. Then, kailangan magdala kayo ng luggage para kung ano yung bibilhin nyo, pwede nyo ilagay sa loob, then itulak nyo na lang. Ayan guys. Then, namili rin naman ako ng hindi branded sa ibang lugar dyan. Kaya lang, nung dumating ako ng Pinas, parang hindi kagandahan. Kaya pala mura. Pero sa outlet, kung sa outlet ka talaga bibili, marami mo talagang mabibili. And quality talaga kasi nga may pangalan. Kaya lang, kailangan nakaplano lahat. Ayun guys. Pero nag-enjoy naman ako. Nakapamasyal. Kahit sobrang layo. Ilang beses din. Thank you.